Good morning, everyone. Today is November 10, Thursday of the 32nd week in Ordinary Time, and the Church celebrates the memorial of Saint Leo the Great. At that time, to some Pharisees who asked him when the kingdom of God was going to arrive, Jesus answered them, "The kingdom of God will not come spectacularly, nor will they announce that it is coming here or is there. For behold, the kingdom of God is within you." First point, wala po nakasulat sa Bible kailan ang date na dadating ang Panginoon or katapusan ng mundo. Kaya pag mayroon man nagsasabi po sa atin na malapit na or malayo pa, remember na may mga false prophets tayo. Kaya hindi tayo dapat maniwala sa mga ganon. Second point, the reason na hindi ipaalam ng Diyos kailan matatapos ang mundo or kailan siya babalik ay para maging handa tayo lagi, no? Imagine kung alam natin na next year na pala matatapos ang mundo, so baka next year pa tayo magbagong buhay, o kaya i-postpone natin yung, o meron tayong minsan sakit na later na lang, eh kung wala tayong alam, then pwede ngayong gabi or bukas ay huling araw na natin. So, we must be ready. Third and last point, dear brothers and sisters, may mga signs, no? Totoo yan na minsan din ipabasa sa atin ng Panginoon yung signs of the times. Katulad na lang ng mga persecution, no? Katulad ng sinabi rin ng gospel na first, he has to suffer, no? The Son of Man suffer a lot and be disapproved by this generation. Yan ay mga signs na hindi tayo malayo sa Panginoon, pero hindi pa rin ang pinaka-exact, no, na masabi natin katapusan na ng mundo. So, we must be ready, always be in the state of grace. Saint Leo the Great, pray for us. Amen. God bless you.